kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karungan, at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sinayon sa'yong kagandang loob. Mga kasalanan ko'y iyong awiin, ayon din sa'yong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo'y tinipon bilang kaanib ng angkan ng Diyos upang sama-sama tayo mag-alay at magpasalamat sa ating Diyos Ama sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Hilingin natin na ang pag-ibig ng Diyos ang siyang magbigay lakas at lunas sa atin upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, puspusin mo kami ng iyong kagandahang loob upang sa pagmamalabis kami laging tumalikod at sa mga utos mo kami naway makasunod sa iyong patnubay at pagtataguyod. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sabi ng Panginoon, Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami. Kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Asiriya, hindi kami sasakay sa mga kabayo, hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang makatatagpo ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila nang walang katapusan, sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel at mamumulaklak siyang gaya ng liryo. Mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga. Gaganda siyang tulad ng puno ng olibo at ahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila'y yayabong na gaya ng isang halamanan. Mamumulaklak
na parang punong ubas at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga diyos-diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti, ngunit madara pa ang mga mangangahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Sa paglabas namin sa bansang mabagsik, ganito ang wika ng aking narinig. Mabigat mong dalay aking iniibis, ipinababa ko ang pasaning basket. Iniligtas kita sa gitna ng hirap, iniligtas kita nang ika'y tumawag. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tinugon din kita sa gitna ng kidlat at sinubok kita sa batis Meriba. Kapag nangungusap, ako'y inyong dinggin. Sana'y makinig ka, o bansang Israel. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang Diyos-Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansa'y di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa'yo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang lalong mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa inyo'y ipapakain ko. At ang gusto ninyo'y masarap na pulot, ang siyang sa inyo'y aking idodolot. Tinig ko'y inyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Magsitayo po tayong lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sinabi ng poong mahal, kasalanan ay taligdan, pagsuway ay pagsisihan. Maghahari ng lubusan ang buong Diyos na may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa.
ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. Tama po, guro, wika ng iskriba. Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umiibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng Kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, malapit na kang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinabati natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kamakailan po ay dumalaw ako sa isang institusyon ng mga batang tinatawag nating lumabag sa batas. At ito'y nakakabigla at nakakagimbal na sa akin, halimbawa, ay hindi ko matalos na sa mga murang gulang nagagawa ng mga bata ang mga bagay na masasabi nating halos karumal-dumal na. Mga bata na sa isip natin ay dapat naglalaro lamang, dapat ay walang kamuwang-muwang pa lamang. Ngunit, nakapagnakaw, nakapatay, nakapanggahasa, mga bagay na hindi natin sukat akalain na magagawa ng isang bata. At sa unang tingin siguro nga sabihin kagad natin, napakasamang mga batang to. Kay babata pa lang, utak kriminal na. Kay babata pa lang, bakit ganyan na ang ginagawa? Siguro nga, pasabihin natin, nung panahon namin, ang mga bata, masunurin. Ang mga bata, masisipag. Ang mga bata, magagalang. Siguro nga sa unang tingin, huhusgahan natin agad, bakit ganoon na lamang sila? Ngunit sa aking pakikisalamuha sa kanila, iisa ang nangibabaw na kwento sa likod ng lahat sa kanila. Hindi sila nakaranas ng pagmamahal. Lumaki sila, iba sa kanila, hindi nga nila nakilala magulang nila. Iniwan sila sa kanilang mga lolo't lola. Lumaki sila, wala silang naranasang kundi pagkamuhi sa kanilang sariling magulang. Dahil siguro nga, hindi inaasahan sila ipanganak. Dahil siguro naging mapusok ang kanilang magulang,
nabuntis agad ang nanay. Kaya nung siya ipanganak, pakiramdam pa lang niya simula't simula, hindi siya tanggap. Hindi siya kalugod-lugod, hindi siya katuwa-tuwa. Siya ang sumira sa mga plano ng kanyang magulang. Lumaki sila, nag-aaway ang kanilang mga magulang, naghiwalay ang kanilang mga magulang. Hindi sila nakaranas ng pagmamahal. At dahil hindi sila nakaranas ng wagas na pagmamahal, hindi rin sila natutong magmahal. Kaya, nung pag-uwi kong yun, ang bigat-bigat ng loob ko po kasi masisisi ba natin sila? Huhusgahan ba kagad natin sila na napakasama? Siguro nga, hindi lang sa mga bata. Pero isang aral na tumatak sa akin, hindi ka matututong magmahal ng lubos kung hindi ka na mahal ng lubos. Hindi mo maibibigay ang wala ka. Kahit pilitin mo, kung wala ka, wala ka rin maibibigay. Sa ganitong diwa, mga kapatid, nais kong maunawaan natin ang sinabi ni Jesus sa Sareno sa Ebanghelyo ngayon. Nung tinanong siya ng iskriba, ano po ang pinakamahalagang utos? Agad naririnig natin ang sinabi ni Jesus, ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Agad ang isip natin, utos ng Diyos. Kaya siguro iba sa atin, ang bigat agad ng dating, utos, aminin natin, pag-utos ang dating, parang ang dating kagad sa atin, eto na naman. Para bagang pakiramdam natin, tayo yung nauna. Di ba minsan, no? Pag-uwing pa lang sa bahay, salubong sa'yo, o linisin mo na yung banyo. Kararating lang, utos agad. Uupo ka pa lang, sabihin sa'yo, o, ayusin mo na yung mesa. Wala pa nga akong ginagawa, utos agad. Pagpahingahin nyo naman ako. Ilan sa atin ng ganun ang pakiramdam? Wala pa nga akong naibibigay sa sarili ko, utos agad. Pagdating ang pagdating sa opisina, sabihin sa'yo ng boss, o tapusin mo na. Sasabihin na iba, pwede bang umupo lang muna ako? Pwede ba magkapi lang muna ako? Utos agad. Hindi kaya minsan ganun ang pakiramdam natin sa Diyos. Utos agad. Hindi pa nga nalulutas yung problema ko eh. Hindi mo pa nga nabibigay yung dasal ko. Utos agad. Kaya tuloy minsan pakiramdam natin pagdating dito. O, nauna ako. Ha? Mahal na po na. Nagdedebosyon ako ha. Baka naman. Kaya tuloy ang pagmamahal sa atin, akala natin, ay para patunayan natin ang isang bagay sa Diyos. Kaya ba tayo nagdedebosyon? Dahil gusto natin patunayan sa Kanya yung pagmamahal natin? Pag ang ating nasa puso ay parang pinapatunayan natin ang sarili natin, kaya natin siya minamahal para mahalin din niya tayo, nagkakamali po tayo. Hindi tayo nandito para patunayan ang sarili natin, para mahalin niya tayo. Hindi po. Una niya tayong minahal. Ito po sana ang lagi nating pakakatandaan. Una tayong minahal ng Diyos. Ang ating pagmamahal sa Kanya ay sukli sa Kanyang pagmamahal. Kaya nga
dito sa Quiapo, ang lagi nating mukhang bibig, walang hanggang pasasalamat. Ang pasasalamat natin, di ba, ang pagpapasalamat ay sukli. Bakit ka nagpapasalamat? Hindi ka naman nagpapasalamat pag wala pang ginagawa sa iyo. Kaya tayo nagpapasalamat, may nagmagandang loob sa atin. May nagmahal sa atin. Kaya nga mga kapatid, ito po yung araw-araw nating ipagdasal. Kaya tayo laging nagpapasalamat para lumago tayo sa pagtanggap na mahal tayo ng Diyos. Siguro nga mga kapatid, hindi ganun kadaling magpasalamat kung may sakit ka. Hindi ganun kadaling magpasalamat kung hiniwalayan ka at nagtaksil sa iyo ang asawa mo. Hindi ganun kadaling magpasalamat kung walang utang na loob ang anak mo o kapatid mo. Hindi ganun kadaling magpasalamat kung namatayan ka o lugi ang negosyo mo. Pero mga kapatid, ngayong araw na ito, nais sabihin sa atin at ipaalala ni Jesus sa Sareno, mahal kita. Sabi nga ni San Pablo, ganon tayo kamahal. Inalay niya ang sarili niya para sa atin. Yun lang tandaan natin mga kapatid. At hindi po ba yun ang diwa ng Koresma? Inaalala natin ang pag-aalay ni Jesus sa Sareno para sa atin. Inalay niya ang lahat. Kung paano niya sinabi, ibigin mo ang Diyos ang buong buo, inibig niya tayo ng buong buo. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Pinasan niya ang krus. Inalay niya ang kanyang sariling buhay alang-alang sa atin. Yun man lang mga kapatid. Minsan nagtatanong ako, lalo na pag mass wedding, tatanungin ko yung mga asawa, handa niyo ba talagang ibigay ang buhay niyo sa inyong asawa? Kung may papatay sa kanya, kaya mo ba talagang sabihin, ako na lang ang patayin niyo? Sa totoo lang, ha? Kaya niyo ba yun? Kung may magkasama ngayon dito, kasama mo yung nanliligaw sa'yo, tanungin mo siya, kaya mo ba yun? Ikaw ang magpasagasa kaysa ako? Kaya mo ba talaga yun? Ikaw ang mamatay? Ikaw ang magkasakit kaysa ako? Aminin natin, siguro iba sa atin sabihin, oo, pero mag-iisip-isip ka muna. Pag-iisipan mo muna ng mabuti bago mo sabihin, oo, sige, kaya ko. Sige, kaya kong mamatay sa halip na siya dahil mahal ko siya. Pero ang Panginoon Diyos, hindi nagdalawang isip. Si Jesus sa Sareno, hindi nag-atubili dahil ganoon. Kaya nga dito natin makikita yung ugnayan ng dalawa pang pagmamahal. Sa pagmamahal ng Diyos, nasukli lamang sa pagmamahal niya sa atin. At dahil yun nga, naisip natin, mahal tayo ng Diyos. Bakit hindi mo mamahalin ang sarili mo? Sa mga nawawala ng pag-asa ngayon, galit ka na sa sarili mo. Siguro nga, hindi mo makuha ang magalit sa asawa mo, sa anak mo, sa mga taong nanakit sa'yo. Iba sa atin tuloy, galit sa sarili natin. Namumuhi sa sarili natin. Sinisisi natin ang sarili natin. Pero tandaan mo ngayon, si Jesus sa Sareno, gano'n na lang ang pagmamahal sa'yo. Kaya mahalin mo rin ang sarili mo. Pangalagaan mo rin ang sarili mo. Dahil inalay niya ang lahat para sa'yo at para sa akin. At hindi lang para sa akin, kundi para sa aking kapwa. Kaya kung siya pinahalagahan ni Jesus sa Sareno, at kung sinasabi nating mahal natin si Jesus sa Sareno,
hindi maihiwalay ang pagmamahal natin sa ating kapwa. Kaya nga't ang sabi ni Jesus, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Dahil yung kapwa mo ding yan, namatay din si Jesus para sa Kanya. Inalay din ni Jesus ang lahat para sa Kanya. Kaya nga, di ba, ilan sa atin, sa totoo lang, meron ka naman taong hindi gusto, pero dahil gusto siya ng mahal mo, tanggap mo na rin siya. Di ba? Sige na nga, kaya mahal kong binan ko eh, mahal ng asawa ko eh. Kung ako lang papipiliin, siguro sabi mo, hina. Pero dahil mahal niya, mahal ko rin. Di po ba? Pag mahal nung anak ko, mahal ko na rin. Kasi mahal ko ang anak ko. Ganon din sa kapwa natin. Hindi ang tinatanong, mahal ko ba siya? Ang tanong, mahal ba siya ni Jesus sa Sareno? Alam naman natin ang sagot, oo. Kaya pag magagalit ka sa isang tao, yun muna siguro ibulong mo sa sarili mo. Bago ka may gawing hindi ka nais-nais sa taong yan, nahirap kang mahalin, pakinggan mo ang sarili mo, mahal to ni Jesus sa Sareno. At mahal kita, Jesus sa Sareno. Kaya pagsusumikapan ko rin mahalin siya. Kaya pala magkakaugnay lahat ito. Pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa, at pagmamahal sa sarili. Pero gaya ng sabi ko kanina, mahirap magmahal kung hindi mo naranasan ang pagmamahal. Mahirap magbigay ng pagmamahal kung hindi ka nakatanggap ng pagmamahal. Kaya pala, ang unang utos, lagi tayong tumatalon doon sa sagot nung may nagtanong kay Jesus, ano ang pinakamahalagang utos? Binigay sa amin pong quiz ito nung isang profesor namin. Sabi niya, ano ang pinakamahalagang utos? Lahat kami nagmadaling sagot, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Inikesan kami nung teacher. Sabi niya, basahin niyo maigi. At nung binasa, anong sagot ni Jesus sa Sareno? Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon, ang ating Diyos. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at pag-iisip. Sabi niya, ano yung unang utos? Pakinggan mo. Hindi pala ibigin. Pakinggan mo. Yun ang unang bilin. At ano raw ang nais at dapat nating pakinggan? Na mahal tayo ng Diyos. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, ito po yung buksan natin ang ating puso. Siguro nga, meron tayong sariling panukat ng pagmamahal. Kaya siguro nga, hindi natin lubos maisip, ako, mahal ng Diyos ngayon? Ang dami kong pinagdaraanan ngayon eh. Ako, mahal ng Diyos ngayon? Wala pang ang naibibigay sa dinadasal ko eh. Ako, mahal ng Diyos? Bakit ganito nangyayari sa akin? Siguro nga, mahirap matanggap na mahal tayo ng Diyos dahil may sarili tayong panukatan. Pero kung pakikinggan natin ang Diyos, maririnig din natin may sarili din siyang pamamaraan. At kung iyon ang matutuklasan natin, doon natin matatanggap,
kahit pala ganito ang nangyayari sa akin, mahal ako ng Diyos. Hindi ako pinababayaan at higit sa lahat, sinasamahan ako ni Jesus Nazareno. Kaya't magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po sapagkat isinugo ka ng Ama para ipakita at ipaalala lagi sa amin tuwina na mahal kami ng Diyos. Opo, mahal niyo kami, kaya inalay niyo ang buong buo, ang lahat-lahat, alang-alang sa amin. Patawad po kung hindi namin pinahalagahan ang pagmamahal na yan. Kung akala namin dapat naming patunayan muna ang aming sarili para mahalin mo kami. Patawad po kung nakakaligtaan namin ang iyong dakilang sakripisyo para sa amin. Nawa, matanggap namin lagi ang iyong pagmamahal upang sa gayon magkaroon kami ng lakas magmahal sa aming kapwa gaya ng sa aming sarili. Mahal na pong Jesus Nazareno, alam namin, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami bibiguin, at lagi mong ipamamalas sa amin ang iyong awa at pag-ibig. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Pagsitayo po ang lahat. Mahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na pukawin ng kanyang pag-ibig ang lahat at ang kanyang pag-ibig ay matatak sa ating pakitungo sa isa't isa. Ang ating tugon, Panginoon Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan naway hindi kailanman tumigil sa pagpapahayag ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa bilang puso ng Ebanghelyo, manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Atin nawang huwag kaligtaan kailanman ang magpadama ng habag sa mga kapuspalad, sa mga walang nagmamahal at mga nangangailangan, manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Atin nawang pakitunguhan ang bawat tao nang may kabutihang loob at paggalang, manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa mga may sakit at matatanda, naway magkaroon tayo ng higit na habag sa pamamagitan ng banayad na pagpukaw ng Espiritu Santo, manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Tahimik nating idulog ngayon ang ating mga kahilingan. Pagdasal natin ng mga taong hindi nakaranas ng pagmamahal sa kanilang pamilya, sa kanilang lipunan. Mga taong nagpapadasal din sa atin, ialay natin lahat ito ngayon. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin ka at ang aming kapwa nang walang hangganan katulad ng ginagawa mo. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Labis di masukan.
pagkat aking iniibig sa iyo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayan. Sumasamo, humihingi ng patawad mo. Pagsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang mga alay na itinalaga namin sa iyo upang kalugdan mo ang mga hinahain namin ito at kami laging dulutan nito ng pagliligtas mo sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesu Kristo naming Panginoon. Minarapat mo ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagapigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay gaming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsalud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang hanggan. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Naririto tayo dahil tayo'y mga anak ng Diyos. Dahil tayo'y mahal ng Diyos. Kaya tumawag at umawit tayo sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadyab kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapan araw-araw iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo.
Tunghayan niyo pong aming pananampalataya. Huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po, lalo na sa mga magulang na napabayaan ang kanilang mga anak, na hindi na iparamdam ang wagas na pag-ibig sa kanilang anak, sa kanilang kapwa. Patawad po kung pinagdududahan namin ang inyong pag-ibig at awa. Patawad po kung hinahayaan naming pagkamuhi, pagkagalit, paghihiganti ang lumamon sa aming mga puso. Linisin niyo po kami, Panginoon. Turuan niyo kaming magmahal at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang unang nagmahal sa atin, ang nag-alay ng buong buo at lahat-lahat para sa atin. Ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Pagmamahal ng Diyos, sino ang makahihigit? Mayroon ka bang nababatid? Itong na anak, hindi niya ipinagkait, nanaog sa mundo, nagdusa at dumanas ng libong sakit. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itiningis ng iyong anak para sa akin. Dakilang Diyos kay buti mo sa isang tulad kong masuwayin sa nais mo. Di man pansin, laki ng pagmamahal mo, tinanggap
pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itiningis ng iyong anak para sa akin. Salamat po, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo, buhay ko ay nabago. Tanging ikaw lamang papupurihan ko, purihin ang ngalan mo, O Ama, dakila ang pagmamahal mo. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itiningis ng iyong anak para sa akin. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itiningis ng iyong anak para sa akin. Inihandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating Parish Finance Office. Ang Nazareno Medallion tuwing Biyernes at Linggo ay mabibili rin sa mga booth o tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building Ground Floor, Evangelista Street mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nakakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office tuwing Lunes hanggang Huwebes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan po ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mga mag-aaral mula preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan para sa taong 2024-2025. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. Mayroon din pong matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po rito,
ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula public school ay maaaring mag-enroll ng libre at walang babayaran hanggang sa ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page. Para sa iba pang tulong pang edukasyon, pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari niyong tawagan ang mga sumusunod na numero: 8733-9929, 8244-5609, 0966-211-2152. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po tayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa buo naming katauhan ang iyong ginaganap para sa aming kapakanan, upang sa pagsasalo namin sa pakikinabang, ang ganap mong pagliligtas ay aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa. At sa inyong tulong po sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations para po sa pagpapaayos, paglinis at gawain sa ating simbahan. Sana marami pa rin hong deboto tumulong. At salamat po sa mga nagdadala ng bigas, dilata at iba pang pangayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Pakinggan at buksan muna natin ang ating sarili kung gaano tayo kamahal ng Diyos upang sa gayoy mamahal natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyong dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo taglayin ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinduho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin.